Pero bakit may packaging na niloloko ang Pangulo? Bakit pinapalabas na may paglilinlang? Why suggest na for... So mga kababayan, ito yung ginawang pagdinig. Sa bahagi na ito ay si Riza Ontiveros. I-share ko lang dito yung kanyang iksing, kumbaga ay manifestation patungkol sa pagdinig, patungkol sa importation ng sugar. Kung saan ang sabi niya, bakit daw may paglilinlang dito sa Pangulo? Ibig sabihin, kine-question niya itong mga nasa SRA, itong sila ni Sebastian, si Rapika, bakit daw parang nilinlang nila yung Pangulo sa pamamagitan ng pag-issue ng RA number 4, yung regulation nila na importation ng sugar na 300,000 metric tons ayon kay Senador Riza Ontiveros, parang may ano daw, padlinin lang. Dahil nga sabi daw ng palasyo, itong inilabas na memorandum para sa importation ng 300,000 metric tons ay isang illegal. Yan ay kaya nga ibinasura yan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sabi ni Riza, yun nga, mapanood nyo na rin, ay may parang nilinlang yung Pangulo. Yan ang bahagi na ipapakita ko sa inyo. Bagamat ay itong si Riza ay, alam naman natin, ay opposition ito. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo mga kababayan ang kanyang mga pinagsasabi dito. Let's go, panoorin nyo. Yan yun. Ito. Fraught issue. How do we protect our local sugar producers already struggling with the high prices of urea dahil sa gera sa Ukraine while keeping the price of sugar accessible for ordinary consumers? Pero bago po natin himayin ang mga nagtutunggaling mga isyong ito, kailangan ulit nating tanungin, ano ba ang nangyari at sumabog itong fiasco, tawag nga ni ES? Are there crossed lines among Malacanang, the DA, and the SRA board? Una, sinasabi ng Malacanang na illegal ang SO4. It was called illegal because it was issued beyond the authority of the entity that issued it. Wala daw authority si dating Yusek Sebastian. But is that true? How can it be illegal when it was the executive secretary himself who issued a memorandum dated 15th July 2022 authorizing former Yusek Sebastian to sit as ex-officio chairman or member of all duly constituted committees, councils, boards, or bodies where the DA secretary is a member? Sa nasabing memo, he has the authority to sign administrative issuances. Sabi ni dating Yusek Sebastian, he may have misread the intent of the president. But it is part of presidential prerogatives to supervise and, if needed, override the exercise of delegated powers. Kaya ang tanong ko, bakit hinayaang pumalaot ang SO4? Why was it not immediately brought to the attention of the president by the executive secretary that there was a new sugar order meant to bring in 300,000 metric tons of sugar? Nag-meeting na pala sila ng August 4 and the intent to import was already clear then. Sabi ni Sec. Trixie Angeles, wala daw alam si ES sa sugar order number 4. Ang sabi pa nila, nung nalaman daw ni ES yung SO4, pinagbigay alam nila sa Pangulo at di umano naggalit ang Pangulo. But a different version of events has surfaced in various news reports and citizen vlogs. As early as August 5, 2022, a draft of the Sugar Order No. 4 was already submitted to former SRA Administrator Leo Sebastian. In the afternoon of August 5, the DA OSEC already wrote to the ES and sent him the said draft.
at ito yung inamin ni ES kanina, sent him the said draft as well as a memorandum for the president. Ibig sabihin po, alam ni ES na may umiikot na draft order, an order that received support from stakeholders of the sugar industry. Did he mention this at all to his principal? Di ba dapat ang ES pinoprotektahan ang principal, ang pangulo? Di ba dapat ang ES gatekeeper? Sa totoo lang, this could have been a simple policy debate on the sterile question of do we need more sugar? Pero bakit may packaging na niloloko ang pangulo? Bakit pinapalabas na may paglilin lang? Why suggest na first time nyo nadinig na may sugar order number 4 when you were informed and kept in the loop as early as August 5? Panghuli, what did the ES think of the 100,000 metric tons standby stocks requested by the SRA to be imported by PITC? They knew this was a proposal. Was this acted upon? Was this to counter the hoarders? Mr. Chair, this only drives home the point na kailangan na talaga natin ng maayos na liderato sa DA. I hope this is not a portent of things to come. Maglalabas ng order, iaatras ang order, idedeny na sangkot sa order. Nobody is helped by disorganized leadership. Not industry, not the traders, not the producers, and certainly not the consumers. This was not only about one man misinterpreting intent and acting outside powers. Ultimately, this is the fallout of a messy, haphazard bureaucracy. Huwag na natin i-minimize ang damage na nagawa nito. So, Mr. Chair, on that note, ang dami ko pong gustong tanungin kay ES, and while I do appreciate the fact that he faced the Blue Ribbon Committee, sa tingin ko po ay dapat pa nilang sagutin ang ilang mga nakabinbin pang katanungan. So joining with the manifestation earlier of the minority leader, I respectfully move, Mr. Chair, to recall the good ES to answer questions before this body. I so move, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Ontiveros, but I think we will have to decide that as a group and as laid down by the chair.